Hello guys! Magandang araw. Tara, reses na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. At para naman sa ating food for the soul, basahin natin 1 John chapter 1, verse 4. We write this in order that our joy may be complete. Again, we write this in order that our joy may be complete. Young people, sa panahon ngayon, uso po ba sa inyo yung mga notes? Letters or love letters? Sa mga couples, friendships ay part ang pagsisend ng mga letters, lalo na noon. Talaga naman na dahil wala pa namang social media, ay talagang nagsusulat, no, yung mga tao para ipadala yung mensahe sa kanilang mahal sa buhay, kamag-anak, no, at sa iba pa. Pero, people often have different views of what love is. Diba? Makikita natin ang mga tao may iba't ibang point of view pagdating sa kahulugan ng pag-ibig. Sa 1 John 1 verse 4 ay nabanggit na sumulat, no, ang writer with a purpose. No, basahin natin. Yung pagsulat ng writer ay may purpose kung bakit niya ito isinulat. And what is the purpose? In order to complete their joy. Diba? May mga ganitong pamamaraan na kaya pala tayo nagsusulat o sumusulat tayo sa iba para maramdaman nila na hindi sila nag-iisa. Sa ngayon kasi ang uso na mag-chat-chat ka para maramdaman ng iba na o nung ating kapwa, nung yung kaibigan or kung sino man, diba? Or your partner na mahalaga sila. In today's generation kasi, mas na-express ng tao, especially the young people, through social media that can send message, they can post something, express in TikTok, and etc. Ang daming expressions, pero isa lang ang platform, the social media. Pero sa anumang expressions natin, the important thing that we need to remember always is to do everything. To do it with a purpose. Diba? Minsan kasi, nakasanayan na lang natin gawin. Pero napakahalaga pala, sa anumang ginagawa natin, alam natin ano ang layunin ng ginagawa natin. Like the Bible, kung iisipin natin, ang lahat ng mababasa natin sa Bible ay nagbibigay sa atin ng learnings, reflections, guidance, promises to help us see how much you are mean, we are mean to our God. Diba? Magbasa tayo. Ito ay nagpapahayag sa atin gaano tayo kahalaga sa ating Panginoon. You are so important to our God. You and I are so important to our God. Receive the personal love letter to you through the words in the Bible. Through the message in the Bible. Kung gusto mong maramdaman ang pag-ibig ng Diyos, read your Bible and pray every day and you will grow, grow and grow because Jesus wants you to grow. God inspired every verse, every word to show His love, His unfailing love to you, towards you, towards us, towards the people. Napakabuti ng ating Panginoon. Young people, Jesus, write this in order that our joy, your joy may be complete. Na nalulungkot man tayo, nakakaramdaman tayo ng lungkot. Nakakaramdaman tayo minsan ng disappointments. Jesus is there. Balikan natin
ang mga mensahe sa Biblia that reminds us that our joy may be complete through the message of the Bible. Through the message na mababasa natin sa Biblia. As you take time daily to read God's Word, His promises, His messages, you can understand and know what true love is. Mga kabataan, kung gusto nating maunawaan ang tunay na kahulugan ng kagalakan, tunay na kahulugan ng pag-ibig, balikan natin ang mga mensahe, ang mga salita sa Biblia na nagbibigay sa atin ng pag-asa ng ganap na kagalakan na nagpapadama sa atin, mahal tayo ng ating Panginoon. Ang Biblia, ang salitang ito, ang mga salita at pangako sa Biblia na nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan, ang magpapadama sa iyo ng ganap na pag-ibig na ikaw ay mahalaga, ikaw ay mahal ng Diyos. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat meron kaming masasandigan. Nabubuhay kami with a purpose because you created us with a purpose. You give us life with a purpose. You give us joy with a purpose. You give us love with a purpose. And help us to live with a purpose. Purpose to let other feel na love mo din sila. Gamitin mo kami, gamitin mo mga kabataan ito to share the love that comes from you. Pagpalain mo po ang mga kabataan, palakasin mo ang kanilang puso, palakasin mo ang kanilang pananampalataya, palakasin mo ang kanilang pag-ibig, ang kanilang buhay ay maging pagpapala at patuloy silang ma-engage sa iyong mga salita, patuloy nilang maranasan ang iyong presensya sa pamagitan ng pananalangin ng inyong banal na presensya na kung saan sila ay patuloy na mabuhay ayon sa inyong nais at plano para sa kanila. Thank you, Jesus, for the opportunity to come to you. Thank you for the opportunity to experience the joy and the love that comes from you. Kaya buong puso po namin pinagkakatiwala sa inyo ang mga kabataan ito. Pagpalain sila, ingatan sila, at mabuhay sila ayon sa nais mo para sa kanila. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang ating devotion ngayon. At nawa ay patuloy tayong magsama-sama tuwing Friday ng hapon na mag-recess. God bless everyone. Kabataan, si Jesus ang karakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Si Jesus paglilingkuran. Si Jesus paglilingkuran.